each family member. So alam naman po natin, once na tanin tayo, kung medyo sumasobra naman sila, pwede po natin silang ipamigay or pwede naman po tayong kumita, no? Advantages of container gardening. So unang-una, maximum of utilization of space, no? So lahat po ng space na meron po tayo dyan sa harap ng bahay natin, sa gilid ng bahay natin, so pwede po natin silang tamnan, no? Pwede rin po sa rooftop kung po pwede rin po yan kung meron po, no? Convenience and time, no? So convenience and time, lalo na po ngayon, nasa bahay po tayo. Although marami po tayong ginagawa, pero pag minsan, labas naman po tayo para makapagtanim kahit 1 hour lang po siya, po, pwede na po yun, no? Andyan lang po siya para po, para po magtanim, no? Environment and friendly. So once na nagtanim po tayo, lumaki sila, lalo na kung mga leafy beds sa bulang mga yan, nasa harap po siya, alam mo, naka-vertical garden po siya. So ang mangyayari, ang ganda po niyang tignan. So environment and friendly po siya. Lahat po ng dadaan sa inyo, magagandahan po sila, no? Economical. So andyan lang po siya. Hindi ka napupunta ng market para bumili doon at baka sakaling makaano ka pa ng COVID doon, di ba po ba? So mas maganda kung sa bahay na rin po tayo, no? Kukuha ng pagkain natin, mga gulay po natin. And then personal and development, nandito po siya. Bakit po? Lalo na po ngayon sa sobrang dami po ng ating ginagawa. Alam kong super stress po tayo. So once na po napapagod na tayo, pwede po tayong lumabas, no? Para mag-inhale ng sariwang hangin. Lalo na kasi pag nakita natin yung mga gulay po natin, lumaki sila na magaganda. So nakaka-refresh po 'yun, no? At makakapag-isip pa po tayo ng tama. Okay po? Okay, planting and maintenance naman po tayo. Sowing or yung pagpupunla po naman. Ito naman po siya. Tandaan po natin, kapag po nagtatanim po tayo o nagpupunla po tayo, yung butas po nung gagawin po natin, siguraduhin po kasing laki po siya ng buto na itatanim natin, no? Kasi once na po pumailan na po yung buto, lalo na yung mga ganyan, mga kamatis, mga sili, mga pechay, lettuce, mag-germinate po siya pero hindi po siya lalabas kasi dun pa lang po mamamatay na po siya. Apo, so kung gaano po kalaki yung binhi po natin, ganun din po kalaki yung butas na dun po natin siya itatanim. Apo. Okay, watering. Napaka-importante po. Siyempre, kapag po nagtanim tayo, kailangan po siyang diligan. Cultivating and weeding. So kailangan po ng cultivating, bakit? Para po yung oxygen po na nandun sa halaman, dun sa root po ng halaman natin para parang hihinga po sila at kakapit pa po at lalapad yung mga ugat po nila. And then weeding, kailangan po natin mag-weeding kasi para po wala pong kaagaw na nutrients yung ating mga halaman. Applying fertilizer, no? Kailangan po natin mag-apply ng fertilizer. Organic fertilizer po to, no? Para po mabilis din pong lumaki yung ating mga halaman. Controlling pests and diseases. So since na pag wala po tayong ginagawa, hanggat wala pa po tayong nagagawa dun sa mga diniscuss ko, pwede po tayong magmano-mano. Kahit kung kukunti lang po yung mga halaman natin, ha? Pwede po yun kahit mano-mano lang siya, no? Bala mo po kukutuan tala din kaya katamong tanaman. Tatanggalin po natin yung mga kuto nila, yung mga pests and diseases po nila. No po? So again, meron naman po tayo ngayon, different urban gardening. So ano yung mga different urban gardening na yan? So meron po tayong nakalagay sa kulang. So remember po pala, no, pag po nagtatanim tayo, kailangan po natin siyang lagyan ng name and then yung date kung kailan natin siya itanim. So later on, ipapaliwanag po kung bakit kailangan meron po siyang date. Na po? Okay, and then bottle gardening, ayan po sila. Self-watering, pop-growing celery, ayan po yung mga tinanim. Pwede po natin gawin yan sa bahay. Lalo na, kahit na po wala po tayong lupang pagtatamnan, no? Pwede po tayong makapagtanim. True organizer gardening. So, yun po yung mga hindi na natin ginagamit na mga organizer na pwede po natin siya lang pagtanungan, no? Kapag po lumaki at mas maganda po yung kalalabasan niya, parang lalabas din siyang vertical gardening. Stair gardening. Kung meron po tayong mga iba-ibang mga scrap na kahoy dyan na pwede natin gamitin, pwede po tayong gumawa ng mga ganito,
Nicer Gardening, and then Pyramid Gardening po, ayan po sila, no? Or nasa sa atin po kung paano po tayo gumawa, no? Yung gusto po natin, wala po ano, nagbabawal, wala pong rules and regulation na gusto na inaano po yung pagtatanim. Ito po yung vertical gardening. Okay. So, mga pakinabang naman po sa pagtatanim ng gulay. So, ang unang-una, pinagkukuhanan ng masustansyang pagkain ng mag-anak. So, alam naman po natin, di ba, na kailangan ang yapa, ang iyanda natin pagkain is napakasustansya at napakasiguradong wala siyang mga chemical na siguradong hindi tayo magkakasakit. Alam kong yun po lahat ang gusto natin para sa ating pamilya. Extra income, kapag po sobra po yung mga gulay natin, halimbawa, binigyan na po natin yung kapitbahay natin, yung mga friends natin, pero sobra pa rin po, pero po pwede po tayo magbenta, lalo na po ngayon, no? Kailangan po natin ng extra income. Okay, ito naman po, pagpapaganda ng kapaligiran. Sabi ko nga po kanina na if you are stressed, so lumabas ka lang po ng bahay mo, no? Para lumanghap ng sariwang hangin, no po? Paano magtanim ng halamang gulay? Meron po tayong tinatawag na tatlong elemento ng pagtatanim ng gulay. So, napaka-importante po nito. Kailangan po ng tubig, kailangan po ng araw, at kailangan po ng lupa. So, napaka-importante po ng tatlo. Kasi hindi po tayo makakapagtanim kung wala po nito. Tandaan niyo, pag wala po siyang araw, ang mga halaman natin, isa haba lang po siya. Hindi siya ganun katigas yung ating mga halaman. Okay, ito po yung mga tools na gagamitin natin naman. Ito po yung pruning shears, hand trowel, wheelbarrow, at saka ng grab hoe. At mga iba pang kailangan, tulad ng seedling tray, spray, at saka po rango seeds. So, naligaw lang po dito yung rango seeds na po. Okay, paggamit ng seedling tray. So, kailangan po mataas ang chance ang tumubo. Mataas ang chance ng tumubo kapag po gumamit tayo ng seedling tray. Pangalawa, makakatipid sa paggamit ng binhi. Bakit po? Kasi kapag po sa lupa lang po kami nagpupunla, ang dami pong mga seeds o mga seedlings ang nasisira at nawawala. Ganun po. So pag gumamit po kami ng seedling tray, yung espasyo po niya nandyan at madaling alagaan. Ngayon po. Okay, ngayon paraan ng pagtatanim ng sa seedling tray naman po. Lagyan ng matabang lupa ang bawat espasyo ng punlaan. Pangalawa, biinan ng kaunti ang mga espasyo upang maging compact ito. Pangatlo, gamitin ang daliri o lapis gumawa ng butas sa bawat espasyo ng paglalagay ng binhi. Again po, pag po gaano po kalaki yung butas, yung binhi po na itatanim natin, ipupunla natin, ganun din po kalaki yung butas na gagawin po natin. And then, lagyan ng binhi ang bawat butas, sabuyan ng kaunting lupa at bibiin ng kaunting gamit ang hinlalaki. At pagkatapos po, diligan na ito gamit ang maliit na sprayer. Tandaan po, sprayer lang po ang gagamitin, ha? Hindi po pwedeng pabo. Baka po matanggal po yung mga seeds na binaon po natin doon. Okay po? Okay, pag-aalaga ng punla. So, unang-una, ilagay po sa safe na lugar para po hindi po siya maabot ng mga manok, maabot po ng mga aso o pusa. And then, diligan po ito araw-araw, no? At kapag may dahon na po ng dalawa o tatlong dahon, lagyan na siya ng pataba na nilusaw sa tubig. Hindi po siya pwedeng lagyan sa taas po yung dahon po ni kasi po pag nilagyan po doon po natin siya binuhusan, ang mangyayari po malalanta po 'yan. So mas maganda po kumuha po tayo ng tray, doon lang po natin siya ibabad. Sisipsipin lang po niya yung nilusaw na pataba. Okay po? And then meron din po tayong hardening. Bago po natin itanim ang ating mga punla, kailangan po patitigasin muna natin yan sa araw. So, ang tawag po doon is hardening. So, halimbawa po, nasa 7 days na po sila, pwede pong ilagay doon sa nursery, pero wag naman pong masyado doon sa mainit na mainit, no? Mamamatay po kasi sila.
konti-konti lang po yung medyo nakakaano na po sila ng sinod ng konti ng araw. And then, balik na naman po, then balik na naman sila. Yun po yung tinatawag nating hardening. Kasi po, kapag hindi po natin ginawa to at diretso na po tayo mag-transplant, ang mangyayari po, mamamatay po yung punla natin. Wala pong tutubo kasi hindi siya sanay, hindi po siya sanay sa init. Okay po? Okay, distance of planting of some vegetables naman po. Ito po yung mga distance of planting natin. Halimbawa, magkatanim po tayo ng gagawa po tayo ng plot. O kaya yung mga estudyante po natin, ganun po. Ito po yung eggplant, 50 by 100. And then, depo planting, 4 to 6 centimeter po. And then, rate of seedling is 1. Tandaan po natin, ang alam, dati po kasi ang alam ko po, kapag nagtanim kami, kasi yung nilalagay po ng lolo ko, ng tatay ko, tatlo kagad yung bini. So, hindi po pala. No, dapat po pala, isang seedling or isang seeds lang po yung pwede natin ilagay. No, para po hindi nagkakaagawan ng nutrients. Yun po yung pinaka-standard na sa pagtatanim po ng buto o ng seedlings po. Okay, yan po yung mga distance of planting. Ang palaya, 75 between hill, no? 120, 4 to 6 ng depth of planting niya and then rate of seeding niya is 1. Seedlings na po ito. And then, tomato, lettuce, pechay, cabbage, mustard, and kangkong. Yun po yung mga pwede natin itanim dito. Yeah. Or yung mas malimit po natin makita ngayon dito sa atin. Okay. Yung distance of directly seeded naman po ito. Kapag po directly seeded, yung pong buto po pala to, no? Yung una po pala kanina, ano siya, sorry. Yun po yung transplanted. Halimbawa, gumamit po tayo ng seedlings. So, isang seedling lang po yung kailangan natin gamitin. Sorry po. Ito, directly seeded. So, buto na po yung ginagamit natin, no? So, dapat po, yung rate of seeding niya is 2 to 3. Yung kailangan po dito. Neta, 2 hanggang 3 buto yung pwede po natin itanim. Then, yung kanilang between hill with 30 to 50 depo planting, 2 to 3. Mas malalim po yung kanina kasi ano na po yun, seedlings na po kasi yun. Ito, seeds pa lang po to. Kaya medyo mas mababaw po yung pagkakabaw niya dapat. Okay po? Steps in tree planting, steps in transplanting po, sorry. Diligin ng punla 24 hours bago maglipat tanim. So, bago po tayo, ba maglilipat tanim po tayo bukas. O sa isang araw, before 24 hours po kailangan. Ibabad po natin yung punla natin. Huwag po natin siyang diligan sa taas ne po. Yung sa ilalim lang po. Para pag naglilipat tanim po tayo, kukunin po natin siya. Ang mangyayari po, sasama po siya agad. Na po. Okay, and then next, gumamit ng katamtamang matulis na bagay. Kasi kung minsan po, mahirap po siyang kunin. Kaya kailangan po tusukin siya sa ilalim para umangat po siya. Okay po? And then, maghukay ng tama lang para hindi mabaluktot ang punla. Kasi kung halimbawa kung dati po nun, kasi gumagamit po kami ng, halimbawa, nagpunla lang po kami dyan sa may lupa. So, medyo mahaba-haba po, mahaba-haba na po sila. Ang ginagawa namin, pinapahaba po namin yung hukay niya. Yun pala, mali po pala. So, kailangan, sakto lang po siya. Hindi po siya pwedeng baluktutin yung seedlings. Kasi po, possible, maputol na po siya at mamatay po. Yan po. And then, diligin ang bagong lipat tanim. At maglagay ng temporary shade para sa bagong tanim. Kasi po, kung hindi po natin sila lalagyan, possible, malanta po sila. At possible, mamamatay din po sila. Okay po. And then, dun po sa kanina, kapag po nagtanim tayo, halimbawa, 2 to 3 seeds po yung ano, tinanim natin. Ngayon, pwede po natin tanggalin yun kasi ang sabi ko po kanina, ang standard po ng pagtatanim ay isa lang pong bini o isa lang punla. Kapag po tumubo na po sila, yung rate of seeding po ng directly seeded na po, kapag po tumubo na po sila, halimbawa, 3 po yung tumubo, so, ang may ano po yun, may tawag po doon na gagawin natin, which is thinning. Ang thinning po, ibig sabihin po, pagtatanggal po sa sobrang tanim. Kasi po,
tatlo po yung tumubo, dapat po tatanggalin natin yung dalawa. Itatanim po natin sa ibang butas naman. Kasi para po hindi sila nag-aagawan ng nutrients. So, ang tawag po doon is thinning. Okay, maturity indices naman po tayo. So, it is the stage of development giving minimum acceptable quality to ultimate consumer implies measurable point in the commodities development. So, dito naman po natin malalaman kung kailan po natin siya anihin. Na po. So, at maturity indices of fruits and vegetables, kung kailan po natin sila pwedeng kunin. And kaya nga po sabi ko kanina sa inyo, kung magtatanim po tayo, lagyan niyo po sila ng date kung kailan niyo po sila itinanim. Ne po? Okay. So, unang-una, maturity indices. Yung skin po niya, paano mo po malalaman kung hinog na ba o pwede ng harvestin o maharvest na yung bunga ng halaman natin o yung vegetables natin. Yung skin niya, like yung mango. Di ba po kapag po yung green, so hindi po siya pwedeng harvestan. Dapat po yung medyo naninilaw na po siya. So matanda na po siya, ibig sabihin. And then yung shape niya, lumas. Kasi po kapag malaki na, ibig sabihin, pwede na po siyang harvestan. And then yung size, yung aroma po niya, yung bango, yung amoy po niya, di ba? Kapag ninamoy mo po yung mango or kahit na anong prutas, may amoy po siyang makikit. May amoy ka po may maamoy ka po doon, no? And then, yung leaf changes po. Ito naman po, magagamit po ito sa pag-harvest po ng kamote naman. Kasi once na yung leaf changes, nagkaroon na ng pagbabago, ibig sabihin, medyo tumanda na po sila, pwede na pong harvestan yung mga kamote natin. Kasi kapag hindi na-harvest po siya ng mas maaga, possible pag hindi po siya ganun ka-tibay, sasakit yung mga ma-harvest nating mga kamote. Na po. And then, fairness. Alam ko po kayo, pag po bibili tayo, di ba, minsan sinasalat po natin sila or pinipress po natin kung malambot na ba yung prutas. So, ibig sabihin, pag malambot na siya, hinog na po siya. Pwede na po siyang ma-harvest, no? And then, ito na po yung last, date of planting. So, halimbawa po kasi, may mga kanya-kanya po kasi ang mga yan, yung date of planting na yan. Halimbawa, nagtanim po tayo ng nagtanim po tayo ng lettuce. So, tinanim po natin yan ng ngayon. And then, dapat po magbibilang po tayo ng 25 days or 28 days bago po tayo para po makapag-harvest na po tayo ng lettuce natin. So, yun po yung ano ng date of planting. Maturity indices po yun. Okay, ito po sila. Oh. Maturity indices of fruits and vegetables. Date of planting, vegetable crops, bell pepper, 75 days after anthesis o yung pong ano niya, pumumulaklak niya. Now, eggplant naman po, 65 to 80 days after transplanting, pwede na po mag-harvest. And then tomato, 50 to 60, lettuce, 20 to 25 days, string beans, 50 to 60 days after transplanting, ampalaya, 65 to 70, cucumber, 50 to 70, pechay, 25 to 28, okra, 50 to 65, upo, 20 to 100 days after transplanting. So, napakalaga po kapag po naglagay po tayo ng date of planting natin. No? Para po hindi po pwedeng sumobra, lalo na yung mga pechay natin, mga lettuce natin, at saka ng mga mustard po natin. Once po kasi sumobra po sila, iba na po yung lasa nila. No po? So, kailangan sundin po natin kung kailan po natin siya itinanim. Para hindi po tayo maligaw kung kailangan na ba siya or hindi na. Kasi marami pong nasasayang. Ne po? Okay, ito po yung mga quarantine po namin dito sa bahay. So, meron po kaming kamoting kahoy. Tapos po, ito po yung ano namin. Yung aming patolan na kung saan dumating po yung malakas na bagyo, ay malakas na hangin nung isang araw. So, ang nangyari po, bumagsak po yung ano namin, yung patola po namin. Ayan po, ayan yung mga ano namin. So, sana po, meron din po kayong maproduce na quarantine po sa bahay ninyo. Ayan po. Nagulo na po. Okay po, to plant a garden is to believe in tomorrow. So alam ko po kapag nakuha niyo na po lahat yung mga na-discuss ko, diniscuss ko,
At ginawa niyo po, marami po tayong magagawa, maitatanim. At sigurado, may mapagkukuhanan po tayo ng gulay na ipapaiyahin sa mga pamilya po natin na kung saan malinis, masustansya, at wala pong insecticides. So, thank you po. Ayan, thank you so much, Ma'am Evelyn Kakatyan. Napaka ganda ng topic natin today. Kasi di ba usually, before yung coronavirus pandemic, usually lahat tayo lumalabas with our friends. But this time, nandito lang tayo sa bahay, so pwede natin gawin yung pag-garden with our family members, right? So, bonding na din po natin yun. Okay, so next na po tayo. Continuation po ng topic ni Ma'am Evelyn. Let us all welcome our very talagang hardworking Assistant Senior High School Principal, Sir Romeo S. Hipolito. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, Sir Romy. Naka-ready na yung slides ko? Wait po, sir. Ako po yung answer. Wait lang po. Mahaba-haba yan. Naabot tayo ng alas 6. Wait lang po. Okay, ma'am. Sir, nakikita niyo na po? Yes, ma'am. Wait lang po. Sige po. Salamat po. Okay na, sir? Yes, ma'am. Okay po. Okay, good afternoon sa iyo. Good afternoon po sa inyong lahat. No, inspired po na marami tayong trabaho at the same time, meron po tayong ganitong webinar, no? Actually, kanina kauwi ko lang. Kasi inayos pa namin ni Sir Jake yung mga nagpiprint. So, kailangan natin maiprint yung mga modules natin. So, nakauwi ako ng late na rin. So, kahit na ganun, so, itutuloy pa rin natin yung ating webinar with the guys, garden program towards landscaping of edible plants. So parang continuation po ito nung kay Madam Eva, no? So sana, no? Marami tayong matutuhan. So ito yung tinatawag ng most essential learning competencies. Hindi na natin ano yung sa ano sa elementary to eh. So isang slides naman, ma'am. Okay, yung ayo, ito yung sa atin, yung sa ano, yung sa secondary, no? Yung grade 7 and 8. Ma'am, yung ano po, yung isa pa. Yung essential po. Essential, sir. Oh, yung una. Napalayo na siya. Ito po. Yan, ma'am, ito po. Ma'am, hindi ko makita masyado. Yes, sir, wait lang po. Okay. Sorry. Yung sa secondary. Elementary, okay, hindi ko na rin pinira. Yan po. Yan. Yung isa pa, ma'am, isa niya. Baba mo ko ng konti. Yan, ito po. Yun, ma'am, tama po. Yun, yung kanina. Yan. Thank you, ma'am. Okay, ito po sir. Yung tinatawag natin yung most essential learning competencies in PLE, no? Yung grade 7 ng grade 8. So, hindi lang po sa grade 7, sa grade 8, so, lahat po ng secondary na pwede natin magamit ito, no? So, ito po yung content standard niya. The learn, demonstrate, and understand of the concept underlying theories and principles in the use of farm tools and equipment. The performance standard naman po niya, the learner uses tools and equipment in agricultural crop production. Yung most essential learning competence naman po niya, select and use farm tools and equipment. Identify the farm tools and equipment according to use. Use appropriate tools and equipment for the job requirement according to the manufacturer's specification and instruction. Usually, kung tinitingnan natin, no, yung mga batang natin, no, pag sila'y gumagamit ng mga tools, hindi nila alam kung ano yung proper use ng mga tools na to. Kumisan, iba yung ginagamit. Kumisan, hindi akma dun sa mga gamit, no? Siguro, depende rin dun sa availability ng mga gamit na ginagamit natin sa school. Like kasi nung nasa elementary ako, I always prepare the necessary tools for the garden, no? Ine-specify namin yan
sinasabit namin yan, at the same time, dinidiscuss namin dun sa mga bata kung ano yung proper use ng mga tools. Kasi kung minsan, pag ang bata kumuha ng gamit, no, minsan iiwanan na lamang kahit saan-saan, tapos minsan natatabunan, magbubungkal na naman tayo ng lupa in terms of preparation of garden, nauukay natin yung mga gamit. So dapat natin alamin yung mga proper use ng tools na ginagamit natin pag tayo ay naghahalaman. No, yung ito, pangalawa, perform preventive maintenance and tools and equipment. Clean tools and equipment after use in the line with the farm procedures. Perform routine checkup and maintenance. Perform preventive maintenance by following the procedures in sharpening and oiling from tools and equipment. Store tools and equipment in designated area lined with the farm process. So yan, yung gaya na pong nasabi ko kanina, situate na pag ginamit ng mga bata yung mga tools, dapat alam natin kung ano yung proper procedure kung paano natin siya gagamitin. Lalong-lalo na po, no? Yung mga tools natin, kung minsan, hindi masyado siyang matalim, kahit anong gawin ng mga bata, hindi sila nakakabungkal ng lupa, no? Eh, dapat nating isipin na paggamit ng mga gamit, dapat laging maayos, no? Pagkatapos po natin gamitin, dapat natin linisin. At the same time, i-store natin sa isang lugar para sa ganun, pag tayo gagamit uli, malinis na sila. Kasi kung minsan, kinapabayaan ng mga bata, like what we experience in our school, kung minsan kasi yan, palagi kong sinasabihin si Madam Eva, yung mga tools kasi iniiwanan na lamang kung saan. Kung minsan nawawala. Wala tayo kasing paglalagyan ng mga gamit. Meron man, kaya lang yung mga bata, pag oras na ng uwian, to iniiwanan na lang nila doon. No? Kung minsan yan ay natatabunan. Okay, ma'am? Jerry po, next po. Ito naman po yung vegetable production. So, gaya ng nasabi ni Madam kanina, no? Kaya lang itong vegetable production nito, ito yung tinatawag nating theory kung paano natin ginagamit o tinatanim, ina-harvest yung mga laman. It is a category of food which can be obtained from any part of plant which is edible. The edible parts can be stem, leaves, flower, roots, tubers, and sometimes fruit. Yan ang nakukuha natin dun sa mga halaman na tinatarim natin. No? Malalaman natin kung anong klase ng halaman ang pwede natin itanim at the same time kung paano natin siya harvestin, no? At makikita natin kung paano yung kanilang pagkakatanim. Kung gagamitin natin yung kanyang stem, gagamitin natin yung ganito, ganyan, ganyan. At the same time, sa mga halaman na tinatanim natin, marami tayong nakukuha. Kung minsan kasi, pag binunot nila yan, wala na. Pero meron pa rin klase ng halaman na kung saan kinukuha lang natin yung kanilang mga leaves. At the same time, tutubo pa rin. Gary po? Yung tamang leaf vegetable, yung ano natin, yung dahon, no? Plants with edible leaves can also called leafy green, salad green, pot herbs, vegetable green, or simply green. Are plant leaves eaten as a vegetable, no? Yung mga halaman na kinakain lang natin yung kanilang mga dahon. Like for example, yung petsay, no? Yung mustasa. So, basta yung pwede nating gamitin dun sa mga halaman na leafy. Kaya nga, leaf vegetables. Sa eskwela natin, marami tayong ganyan, no? Like for example, marami po tayong tanim ngayon doon sa eskwela natin, no, yung meron tayong pechay, meron tayong bustasa, meron tayong spinach, meron tayong talong, no? So, yung mga halaman na ganun na pwede natin gamitin. Next slide, ma'am. Ayun, yung stem naman po, alos parehos din yan. It is an edible part of the plant which is actually Sige, yun na lang. Sige. Classification of vegetable. Yung classification ng iba't ibang natin, no? Mga gulay. Flower vegetable, some plants have flower, which is actually used as vegetable. These are seasonal that are found during a particular season of the year and such plants are only grown
from their flower flower buds, no? Dito kasi sa atin, hindi masyado nating naitatanim yung broccoli at saka yung cauliflower. Kaya lang, pwede rin nating itanim dito ya, dito, pero hindi siya masyadong lumalaki, no? Kasi tinatanim lang po yan dun sa mga malamig na lugar o kaya seasonal lang po sila. Ha? Kaya, kung minsan, ako na-experience ko na yan na nagtanim ng ganyan, kaya lang hindi sila masyadong lumaki. Like for example, yung ano yung sayote, nakapagtanim na rin ako ng sayote, kaya lang hindi masyadong lumalaki. Kasi hindi yung klima, no? No? Hindi malamig. Kaya hindi sila masyadong lumalaki. Pero nagkakabunga, pero hindi masyadong malaki. Ito naman yung bug, yung tinatawag nating bug vegetable. Like yung ano no, yung sibuyas, no? Yung ano yon, yung nanat sa panggisa, bawang, no? This part of the plant which grow just below the ground and as in the portion which is between the stem and the root. The root actually comes out from the bottoms of the bulb. Barbs are generally layers of the skin like onion and they are very strong in protein, flavor. So, nagkakaroon lang po ng bunga yan sa ilalim. Hindi po siya nagkakaroon gaya ng ibang halaman na pwedeng magbunga sa kanilang stem, pero ito, sa ilalim lang po sila ng gagaling. Madaling itanim, at the same time, madaling anihin. Ito pa rin po tayo sa classification of vegetables, no? Since vegetable, this category include legumes which is used as food, no? Yung legumes na sinasabi natin. It is actually the fruit of the plant which can be seed is eaten. Yung mga buto na pwede nating kainin. Minsan kasi inaalis din natin yung buto para kainin. Sometimes it is made like green fish. It is also prepared as potted vegetable. And it is generally grows above the ground, but sometimes it grows below ground like a peanut. No? Kung isang yan, yung buto nila, nanggagaling din sa ilalim. Pero meron ding nanggagaling sa taas. No? Depende kasi sa mga halaman na pwede natin itanim. Ito naman po yung root vegetable, no? Yung nanggagaling dun sa ilalim, root crops. This category that includes plants and which roots are edible and it's used as vegetables. Usually usually ito yung tinatawag nating mahaba bilog at saka yung tall and top root, no? Like for example yung patatas, no? Yung sibuyas, yung carrots, no? Maraming klase. O kaya yung tinatawag nating yung gabi. Roots vegetables. Next slide, ma'am. Roots vegetables, which are the plants and food that are used based as a vegetable, no? Yung tinatawag natin gulay, that is fall under this category. But plant which bear fruit, no? Yung nakakaroon ng bunga, and freshly fruit that are eaten raw, does not fall in this category. Hindi siya nagpo-fall dun sa category na kanina, no? And also, plants which is grains or seed, or fruit that are used to not fall in this category, example, beans and legumes, no? Yung sinasabi. Like, titingnan natin po, yung example natin dito, yung ampalaya, no? Yung kamatis, kalabasa, radish, at saka talong. Yan po ang under ng category, which is beer, sweet, and fleshy fruit that are eaten, na kinakain natin. Next ba? Ito naman yung tinatawag na, kuminsan kasi, hindi natin sinusunod yung tinatawag natin yung kalendaryo ng pagtatanim. Kung minsan, no? At hindi natin alam kung ano itinatanim natin. Basta tanim na tayo ng tanim, sir, ba't ganito po namamatay yung tanim namin? Kasi, hindi po siya napapanahon. Kaya meron tayong tinatawag na kalendaryo ng pagtatanim, no? Meron tayong tinatawag na pagtanim sa tag-init. O yung meron tayong tinatanim sa tinatawag na tag-ulan, no? Karaniwang panahon ng pagtatanim sa tag-init, yung March, April, and May, no? Yan po kasi yung buwan, no? Na kung saan doon tayo magtatanim. Pangalawa naman, yung tag-ulan naman, yung tinatawag na off-season, no? Na kung saan tag-ulan, no? June, July,
August, September, and October. So, baling limang buwan po yan. So, sa Taginit naman, tatlong buwan. Next slide, ma'am. Sabihin po nyo kung mabilis na eh. Ito na po yung kalendaryo, no? So, makikita natin dito sa panahon ng pagtatanim. Ito po ang panahon ng buwan ng Enero o yung tinatawag na January. Meron po dyan yung tinatawag nating ampalaya, kamote, sayote, talong, detsugas, kabute, okra, patola, pechay, sili, talinum, kamatis, puko, mustasa, cauliflower, sibuyas, repolyo, at munggo. No? Sa buwan naman po ng Pebrero, alos meron din po sa January, sampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kubute, pechay, sigarilyas, talabasa, talinom, at munggo. So, next slide, ma'am. O yung March, April, at saka May naman. Alos magkakapareho lang po sila, no? Depende rin kasi dun sa mga seeds na itinatanim natin. March, sampalaya, kamote, sayote, talong, letsugas, kubute, pechay, talinom, kamatis. Alos magkakapareho po, no? April, ampalaya, kamote, talong, lechugas, kabute, okra, patani, pechay, sigarilyas, kalabasa, talino, munggo. Sa May naman po, ampalaya, bataw, kamote, sayote, talong, lechugas, kabute, okra, patani, patola, pechay, sili, sigarilyas, sitaw, kalabasa, talinum, at munggo. So, alos po magkakapareho sila, no? No? Next, June, ampalaya, bataw, sayote, talong, lechugas, kabute, patani, patola, pechay, sili, sitaw, kalabasa, talinum, okra, munggo, at sigarilyas. For the month of July, meron naman po tayong kinatawag na ampalaya. So, bali kumukonti na po sila, no? Kasi panahon na po kasi yan ng tagulan. Ampalaya, kamote, talong, kabute, talinum. So, month naman po ng August, ampalaya, kamote, talong, kabute, at talinum. So, kung ano na, kumukonti yung mga halaman na kinatanim natin. Sa September naman, ampalaya, kamote, sayote, talong, lechugas, kabute, patola, pechay, sili, sigarilyas, talinum, kamatis, upo, at munggo. Sa month naman po ng October, alos magkakapareho din po sila, kaya may nadagdag, no? Ampalaya, kamote, sayote, talong, lechugas, kabute, okra, patola, pechay, sili, sigarilya, sitaw, kalabasa, talinum, kamatis, puko, at munggo. So, ayun po yung kalendaryo ng tinatawag nating pagtatanim. No? Ito naman pong tinatawag natin companion planting, yung magkakasama. No? Ibig sabihin, tinatawag nilang magkadugo, di ba? In gardening, in agriculture, it is the planting of different crops in proximity for any of a number of the different reasons, including pest control, pollination, providing habitat for beneficial insects, maximizing use of space, and to otherwise increase of crop activity. Kumisan kasi pag sinasabi niyang ganyan, hindi dapat natin siya, gaya na po ng sabi ni Madam Eva kanina, may mga distance po yan na pagtatanim. Para po, pagdating ng paglumaki po yan, hindi sila magkakahawa o kung karoon man ng pest, hindi sila masyadong maapektuhan. Ito naman po yung tinatawag na vegetable, companion plant, don't plant together. No, ibig sabihin, yung magkakasama at hindi magkakasama. O, yung tinatawag natin, yung vegetable na po, no? Asparagus, tomato. O, yun po ang kapatner niya. So, plant together, hindi daw po pwede. Beans, bast, or fall, yung companion plant tunin niya, cereli, corn, cucumber, radish, strawberries, and summer savory. Ito naman pong don't plant together naman, hindi po natin pwedeng pagsamahin yan, garlic and onion. No? Next, cabbage, family, cabbage, broccoli, kale, Brussels, sprouts, ito po yung kasama niya, beef, celery, dill, Swiss chard, lettuce, spinach, onion, sound potatoes.
hindi po pwedeng isama yung tinatawag nating cold beans. Next, yung carrots, beans, tomatoes. So, none po. Celery, beans, tomatoes, and cabbage. Wala din po. Hindi po siya pwedeng plant together. Corn, cucumber, cucumber, melon, squash, peas and beans, and pumpkin. So, yung ano lang po dito, tomatoes. Yung next, cucumber, beans, corn, peas, and cabbage. Wala po. Eggplant, beans, pepper. Wala din po. Melons, corn, pumpkin, radish, and squash. Hindi, wala rin po. Yung onions, beet, carrots, Swiss chard, lettuce, pepper, all beans, and peas. Except yung ano na, yung isa. Yung peas naman, beans, carrot, corn, cucumber, radish, and turnip, no? Garlic and onions na po yung hindi pwede, no? And potatoes, beans, corn, and peas. Ang magka don't plant together yung tomato and squash. Hindi po siya pwedeng ipagsama, no? Squash, corn, melons, and pumpkins. So, yung pwede lang, hindi po pwedeng pagsama yung potatoes. Tomatoes, carrots, celery, cucumber, onions, and peppers. Don't plant together. Ito po yung mais, tsaka potato, at tsaka yung kohlrab, no? So, yan po kasi yung mga halaman na hindi natin dapat pagsasamain. So, pag pinagsama po natin yun, hindi po sila lalaki ng maayos. Okay, next ma'am. Ito naman yung tinatawag natin pangunahing pangangailangan ng halaman. So, yung connection dun sa sinabi ni Madam Eva, no? Ito yung pangdagdag o yung pinatawag nating supplement na kung saan para magiging maayos at maganda yung ating mga halaman. So, meron tayo kasi tinatawag na tatlong klase ng lupa, no? Yung sandy, loamy, at saka yung clay. Dapat alam natin, no, kung paano yung mga alam natin o dapat nating malaman kung anong klase ang lupa ang tataniman natin. Kung hindi siya maganda, dapat lagyan natin ng karagdagang nutrients upang sa ganon yung mga halaman natin ay lumaki ng mataba at maganda. So yung matabang lupa, sikat ng araw, tubig at sariwang hangin at tamang pangangalaga. Importante po yan, yung limang yan, no? Hindi po lalaki yung mga halaman kung isa sa mga yan ay mawawala. So, hindi magiging maganda. Kung titingnan po natin, no, yung mga halaman natin sa school, no? Meron tayong tinatawag na maganda yung lupa, nasisikatan ng araw, nadidiligan. So, open air, sariwang hangin, at tamang pangangalaga. Kung minsan, nawawala kasi yung tamang pangangalaga. Kung nakikita natin, tinatanim na lang natin, no? Hindi na natin sila inaalagaan, no? Kasi ang halaman kasi, inaalagaan yan. No, ako nga, minsan naghahalaman ako. Sabi nga nila, ano daw, yung green thumb, hindi ako green thumb. No, lahat tayo ay marunong magtanim. Ang problema lang kasi, yung tamang pangangalaga, no? Dapat alagaan natin yung mga halaman. Kasi pag hindi natin inalagaan yan, may tendency yan na mamatay. Next please. Ayan. Yung planting media naman natin, no? Ito yung mixtures, no? Yung paano natin ginagamit yung mga tinatawag nating mga fertilizer o yung tinatawag nating pagtaba. Garden soil, compost manure, at saka yung rice mill. May kanya-kanyang ratio po kasi yan. Okay? Next. Ano po ito? 175 slides. Organic farming naman tayo. Connection din po yan doon sa inano ni Madam. Pero magkaiba lang po nung term na ginagamit, no? So, organic farming is a method of crop, no? Yung pag-harvest natin and livestock production that involves much more than choosing not to use pesticide, fertilizer, genetically modified organism and antibiotics and grown hormones, no? Yun po yung mga halaman na minsan hindi na natin kinakailangan ng ganito, no?
Si X. Organic fertilizer naman, the same pa rin process, no? Organic fertilizer are fertilizer derived from the animal matter, animal excreta, or tinatawag nating manure, no? Human excreta and vegetable matter, which is naturally occurring organic fertilizer, no? Including animal waste from meat, processing pig manure, yeast, islari, and guano. No, mixtures na po kasi yan eh. Nung paano natin iba't ibang klase, no? Nang gaya ng sabi ni Ma'am kanita, meron yung mga pinag-ano natin ng mga gulay, pinag-ganitong gano, pag yan ipinapasama, pinagsama sa isang lugar, o kaya pwede natin gawing fertilizer. Kahit sa maliit na lalagang lang po yan, ay pwede natin magamit. Pag yan ay nabulok at nagkaroon ng na pagkalusaw, there is a tendency that we can use this as a fertilizer in our garden. Ito naman po yung sources of organic fertilizer. Composting is a form of waste. Yung waste po natin na pwede natin gamitin. Disposable where organic waste decomposes naturally under the oxygen-rich condition. The final compost product, often called the humus. Yung humus po, no? Yung lusaw na lusaw na po yan. Is a pool of good nutrients and can be used to fertilize plants. Amen, poor soil and avid in water retention. Kung titingnan po natin, no, yung nahihingi po natin na parang black soil dun sa central, yun po maganda po yun. Kaya lang po, kung minsan, pag yun ang ginamit natin at hindi na yan naaalagaan yung mga halaman, there is a tendency na yun pong halaman natin ay mamamatay. Kasi po yun ay mainit. Ha? Next, different kinds of composting. Ito po yung nasabi rin ni Madam kanina, no? Kaya lang, elaborate ko lang po kung paano po yung process. Compost heap is a pile of plant material that are allowed to decay to create compost. Meron po tayo doon sa ano, doon sa malapit sa grade 11, no? Maganda po yung pagkakatunaw ng mga nabulok na po siya, pwede na siyang ginamit. Ginamit ko na po yun, kaya tingnan natin yung mga halaman natin magaganda, no? Next, compost pit is about as basis as it comes dig hole, no? Throw in your organic waste and cover it with soil, no? Tapos na tayo, no? Mag-ukay ka lang, tapos ano mo yung mga waste natin, no? Tapos takpan na lang yung pwede natin gawin fertilizer. Pangalawa naman yung composting. Underground utilizes what is known as the anaerobic decomposition to break down the organic matter. O yung isa po, yung tanatawag nating ano, compost heap. Yung pangalawa naman po, yung composting. Ibig sabihin, nalusaw na siya. Next. Vermi composting. Ito po yung tinatawag natin. Ito po, mahal po itong ganitong klase ng vermi composting. Isang sako niya, umaabot po siya ng 7 or 5 to 700, no? Is a type of composting is in which certain species or earthworm are used to enhance the process of organic waste conversion and produce a better end product. It is a mesophilic process which is utilizing microorganisms and earthworms, no? Makikita po nyo kung gagawa tayo ng ganyan, so parang badidiri ka kasi puro bulate. But pag na-process na po nila yan, yung dumi ng bulate, magiging pure vermicast na po siya. Magkakaroon na po siya ng ibang kulay. Ibig sabihin, so merong na pong nutrients yung lupa, no, na nanggaling dun sa mga bulate. Next po. O, ito naman, composting with effective microorganism solution. Ito yung ginagawa ni Madam Eva dun sa atin. No? Kung makikita nyo, merong mga nakatambak na lupa. Nagaling din po yan sa mga dumi ng hayop na pinaghalo, tapos sinergyan ng lupa, pinakpan, giniligan. No? Giniligan, pwede na pong gamitin fertilizer. Kaya lang, kailangan pa po natin palusawin, no? Yung tinatawag na manure. No? Para magamit natin.
Proposing using EM is a safe and simple way of improving the effectiveness and output of your composting system. EM can be used in both aerobic and anaerobic composting system that has many advantages over the traditional composting. No, iba po kasi yung traditional na ginagamit. Pero kasi yan, may mga tinatawag nilang additional nutrient na pwede natin idagdag. Ito naman po yung basket composting. Ito, nung sa elementary ako, na hindi pa ako head noon, ito yung palagi kong ginagamit, yung basket composting. Na kung saan, nag-i-enjoy kasi yung mga bata dyan, yung pagsushoot. No? Sinushoot nila yung mga iba't ibang klase ng may damo, may ganito. At the same time, nalulusaw siya. It is the process by which the compostable home garbage, garden, and farm waste and leguminous leaves are allowed to root in a basket, half buried in a garden plot as a method of producing organic fertilizer. Minsan ginagamit naman namin yan. Inuhukay namin yung plot. No? Yung plot tapos inalagyan namin ng mga nandamo sa gitna. At the same, tatakpan, diligan, 2 to 3 weeks, pwede na siyang tamnan. Peace amino acid. Dito naman po, parang ganun din po yung kinatawag nating DIY organic liquid fertilizer. Yung mga ano-ano ng mga isda. So, kung titingnan nyo, sabihin nyo, mabaho. Pero magandang gawin po yan na fertilizer. Ha? Tinatakpan din po yan, pinagbubulok, tapos sinasala. At the same time, pwede nating idilig dun sa mga halaman. No? It is a liquid made from peas. No? FAA is of great value, no? Yung tinatawag nating sige ma'am, okay na po. Next na po. Yeah. Ito, how to make peas amino acid o yung FAA, no? Kung titingnan po natin, no? Weight 1 kilogram of fresh uncooked tilapia entrails. Add 1 kilo of meat molasses mix. Put the mixture in a clay pot. Cover and ferment for 2 months. For extract in a dark bottle, the fermented fish extract will be your stock solution as nitrogen and potassium sources. No? Put the mixture in a fine cloth and squeeze on the juice. Parang sinasala rin po natin. Gaya po ng nasabi ni Madam Deba kanina. Diba? Next slide. Ito naman po yung tinatawag nating DY Organic Liquid Fertilizer. Yung fermented fruit juice. Yung mga iba't ibang klase ng balat. No? It's an artificial honey. And it is a natural activation enzyme. And it is very effective in natural farming. FFJ is a kind of FPJ, hindi po Fernando po Jr. Ne, that comes uses fruits as its main ingredient is to use to revitalize crop, livestock, and human. No? Ayan po, yung tinatawag nating organic liquid fertilizer. Yung nagiging ano po yun, solid. No? Liquid. So, from solid, magiging liquid. Ito, fermented produce. Ayan po ang process niya, no? May mga number 1, number 2, number 3, number 4. Number 1, take mango or papaya, banana, grapes. Number 2, take 1 kilogram of banana and cut into pieces. Add 1 kilogram of jajeri and mix it. Mix the banana and jajeri store in a jar. And with 1 week, the FJ is ready. Pwede natin siyang gamitin na pang fertilizer. Next month. Ito po, yan o. Yung ginagamit din natin, yung balat ng saging. Yung organic fertilizer natin. Yung banana peel fertilizer. No? I-soak natin lang sa garapong, lagyan ng tubig, pwede natin gamitin fertilizer. No? Hindi sayang, no, yung pagtatapon natin, no, pagkukolekta ng ganyan, at the same time, pwede natin magamit na pwede. Kaya lang matrabaho lang, no?
Pero kung titingnan natin, mas maganda nga yan, yung organic fertilizer. Next, ma'am. Okay, organic pesticide. Ito naman po, pupunta tayo sa organic fertilizer, organic pesticides. Organic pesticide or plant are considered, no? To be those made from natural ingredients. That doesn't mean they are free from chemical. Just that the chemicals are derived from botanical and mineral sources. Next, ma'am. Yan, ito po yung tinatawag nating pesticide using aloe vera and garlic. Actually, ginawa na namin sa school ito eh. Kaya lang, nung ginamit namin ng mga bata, sabi nila mabaho. Ngayon, kaya tinapon nila. Pero maganda itong magamit sa mga halaman kasi hindi na siya dadapuan ng mga pesticide. Next, ma'am. Ito po yung mga paraan, no? Pwede natin gawin ito, mas madali. Ito po yung tinatawag nating paraan kung paano tayo gumawa ng pesticide, no? Isa o una, one medium size na bawang. Maliit lang po yun, no? Dalawang tangkal ng aloe vera at isang litrong tubig. Ito po naman yung paraan niya, no? Iwain ng maliliit ang bawang at aloe vera. Pangalawa, ibabad sa isang litrong tubig at takpan. Pagkaraan ng tatlong oras, salain ang mixture. Pesto, pwede natin spray. No? Madali, di ba? O yun naman, meron pa naman, tinatawag na tiller soup. Yung mga word kasi na ginagamit yan pagdating sa agriculture. Number one, chop the pepper, garlic, and onion into smaller pieces. Number two, blend all the bay leaves together until pasty in a blender. Number three, dump the paste into the pot of the warm water. And number four, strain the water. And number five, add 1 to 2 tablespoons of liquid soap to the liquid. No? Umisa pa, no? Palagi nilang dinatagdagan ng ano eh, ng tanatawag na sabon. Ayan po yung process niya. No? Yes, ma'am. Madali lang kung gawin yan. Ito naman po yung sabi in Future Agriculture by Dr. Dixon Despomier. Yan. Ito po yung tinatawag nilang mga iba't ibang klase ng pagtatanim. No, yung meron po tayong na-mention na rin po kanina ni Madam Eva kung paano yung pagtatanim ng vertical crop. Kung minsan kasi wala po tayong lugar na kung saan na pwede tayong magtanim, no, ng horizontal. Kaya ginagawa po nila yung vertical farming. Vertical garden refers to any kind of construction and support structure for growing plants in an upward directed vertical way and thereby efficiently and productively by making use of the existing space for food and other kind of plant production. No? Magkikita po natin yun, no? Kung wala silang mga space, no? Kaya sila nagtatanim. Next, ito rin po. Ginawa na po natin yan sa school natin, yung hydroponic gardening, yung soil-less agriculture. Ibig sabihin, hindi po natin siya nilalagyan ng lupa. No? Ginagamit lang po natin yan, yung tubig, na kung saan merong nutrients yung tubig, kaya yung mga halaman ay lumalaki. Hydroponic gardening is a method of growing plants without soil, no? Hindi po natin siya linalagyan ng lupa. In a traditional garden, plant roots have to seek out nutrients in the soil, no? In hydroponics garden, nutrients are dissolved in water that surround the roots, so plants have been easier access to the nutrition they need. So, lesson po yung trabaho natin, no? Tubig lang. So, ito po yung mga example na ipakikita ko sa inyo yung sa mga iba't ibang komunidad. No? Like for example, kung mapapansin nyo sa ibang lugar, lalo na po sa Metro Manila, no? Sa ibang lugar, meron po tayong makikita bakit yung mga building ay meron silang mga halaman na nakalagay. No? Hindi naman po yung vegetable, no? Ibang klase po ng halaman na kung saan pwede nang protektahan yung building.
Next po. Yan. Living building. Yan po. Yung mga example lang po yan kung makikita natin. Pinakikita ko lang po kung paano yung proseso ng pagtatanim ng vertical, no? Kasi kung minsan wala na tayong oras, no, sa pagtatanim sa horizontal, no? Walang space, no? Kaya yan, ginagawa nila yan. Yun, Sahara Desert from Qatar. Yan. Ito naman po, yung first cucumber that SPD produced. Kung makikita po natin, nung panahon daw noon, yung cucumber natin is maliliit. Pero, na-discover po nila na yan ay lumaki. Next. Ayan po, yun po daw. After 10 months of operation, more than 290,000 normal size, which quality cucumbers were grown. No? Muna, liit lang po no, na-discover po nila. Kaya yan, napalaki nila ng ganyan. Because of fertilizer na kung saan lumaki po yung halaman. Ayan po, yung hydroponics farming, no? So, marami na pong ngayon na gumagawa ng ganyan. Yung sa Lunar po, no? Yun. Lunar Martin Greenhouse. Yun ang pangarap ko sa atin, eh. Kaya lang walang nagduto din. Ayan, prototype, Lunar Mars Greenhouse. Yun po, dami nilang na harvest na, eh. Okay. So, yun lang po, no? Maraming sana po. Marami kayong natutuhan sa mga ibinahagi po namin sa inyo at ito po ay makatulong sa ating lahat, lalong lola no po sa mga bata na tuturuan natin, especially sa mga bahay na pwede, may mga space na pwede po tating tamnaan. Ayan, thank you so much po. Okay, thank you so much po, Sir Rami. Thank you so much po. This time po, pwede na po tayo magtanong kung meron po tayong mga katanungan. May tanong po ba? Hello po, teachers. Kung may tanong po tayo, pwede po nating i-chat sa chat box or pwede na din po tayo magsalita. Pwede po magtanong. Sige, sir. Ma'am Socorro Apostol, anong tanong mo, ma'am? Kasi tanong ko lang sana kasi gusto ko magtanim ng kamuting kahoy. Saan ba makakabili ng niyan? Stem yung tinatanim dyan, dito ba? Stem po ba? Ma'am Ev, Sir Rami, gusto daw po magtanim. Ma'am? Sandali, nalubat na yung aking Dobat na yung ating sige ma'am, sandali lang po. 1 minute. Ma'am Evelyn? 1 minute. Okay, sinaksak ko lang yung laptop ko, nalobat na. Sige po, ano yung tanong? Yes, sir. Kasi po gusto ko pong magtanim, sir, ng kamoting kahoy kasi naalala ko last year nung imatinanim po na kamoting kahoy. Ang ganda nung ma-harvest nyo. Gusto ko po sana makapagtanim ngayon. Saan po ba makaka-avail nung stem po ba yan? Meron po tayo sa school, ma'am, yung stem. Meron po tayo sa school, kung pwede kayo umingin doon. Free lang po ba yun? Ma'am? Free lang po ba yun o binibili, sir? Para sa'yo, di ba? marami tayong halaman na ngayon doon na malalaki na yung ating kamuting kahoy. Meron tayong dalawang klaseng variety yun. Yung variety na yung sa atin at saka yung isang variety na puti. Yung tawag doon, galing kasi ng ng breeding. Sige ma'am, meron po tayo sa school, pwede naman po kayong kumuha doon. Sige, salamat. Nasagot po yung tanong. Thank you, sir. Salamat po. Welcome, ma'am. Okay po, yung next question po natin is from Ma'am Marites de Guzman. Sir, Ma'am Evelyn, tanong po niya is, pwede po bang i-stock ng matagal yung organic spray for insects? Depende, ma'am, kasi
pwede rin po, kaya lang, dapat gumagawa lang po tayo ng hindi masyadong marami. Kasi kung minsan, pag yan ay bumaba, ano na, na ano tawag doon, tumatagal na yung pagkakaista, masyado ng mabaho. Kaya ang advice ko doon, wag gumawa tayo ng hindi masyadong marami. Para sa ganun, kasi yung pag na-stack yan, talagang bumabaho. Ba, Ma'am Tess? Okay na po, Ma'am Tess. Okay po. So, any questions pa po? Chat niyo lang po yung questions niyo. Okay na po ba? Yes, sir. Ay, okay po. Sige po. Jerwang, Jerwang, ano, yung mga ano, para ano ko lang, no? Yung mga kasamahan nating nag-print ng modules, so bibigyan din natin sila ng certificate na. Kasi nasabi ko na rin kay Madam yun na yung mga kasama nating nag-print ng modules, bibigyan din natin sila, in spite na hindi sila makapag-attendance, bibigyan daw natin sila ng certificate na. Sige, salamat na. Kasi marami silang nag-ano ng module, mga 10 ata teachers. Pinag-iusap ko na kay Madam. Sir Wong. Yung link daw po sa pa-send daw po sa GC yung attendance natin, sir. Para i-click na lang daw po nila. Siguro kaya tang kayo, sir? Kaya tang faculty? Sige. Okay po, teachers. May tanong pa po ba? Clarification po? Baka po yung mga mahilig sa cactus dyan, baka gusto din po nila magtanong. Wala na po ba?